Trabaho ko po sa Manila Bulletin ay isang data security officer. So, 5 years na po. Yes po. Ako po yung nag-handle ng overall security ng Manila Bulletin. Ako din yung nagme-maintain and nagpapatakbo ng mga servers, updates pag may mga improvements sa websites. May pinapanggit po ng isang tao na editor, di umano, ng inyong pong kumpanya, na siya nagpamando, nagbibigay ng instructions sa inyo para gawin ng mga kinigal ng kumilad. Pwede po ba lang magsimula? Yes, that would be Mr. Art Samaniego. Actually, nakilala ko si Sir Art during my LOLSEC, Pinay LOLSEC days. So, I will tell them details of my exploit, kung paano ko ginawa yung exploit. Show him what we call the POC or proof of concept para mapatunayan ako mismo yung nag-hack and may hacking na nangyari. So, nag-send po ako sa kanya ng database para mapatunayan na ito yung data, paano nangyari, ito yung severity. In return po, gagawan niya ng article. 2018 or 2019? Or 2019? Yes po. Hindi ko lang maalala kung anong year, pero ito po yung sa One Sambayan. Yung coalition po. Meron po silang mobile app. Yes po. Nag-ask siya sa akin kung pwede ko i-check. Check means look for vulnerability, yung application. Yes po. Nakahanap po ako ng vulnerability na na-pull ko yung datas ng volunteers. Yes po. Hindi ko na po maalala, pero I think that was 2000. Kasi po siya, actually, malaki yung natulong sa akin ni Mr. Art Samaniego kasi siya yung nagpasok sa akin ng bulletin. Ako po ay kasi ay isang grade 10 student lang, so hindi ako nakatapos ng college. So sa sarili ko, I think mahihirapan ako maghanap ng trabaho kasi very high yung standards sa Pilipinas eh. Siyempre, hindi ka naman agad i-hire ng company kung hindi ka college graduate. Yung suggestion niya kasi is directly and indirectly eh. Depende sa pag-uusap namin eh. Siya na po bahala doon. Wala po siyang binibigay sa akin. Kaming dalawa lang po. Ting sa akin is parang challenge. Actually, aware naman ako na mali yun kasi syempre, accessing servers or web, hacking servers or website without authorization is a violation to the cybercrime law. Sa akin naman kasi challenge yung dating niya. Parang, okay, another website, another application. Paano ko ito ma-hack? So, nare-refresh yung skills ko, hindi siya nangangalawang. I'm sorry, no. Nakita na ninyo, spontaneous, walang nakatutok, na kayo nagtatanong, siya nagbigay ng statement. So this is already public record, no, given to the media. So tama na muna tayo dun, ha, kasi mag-hearing pa kami. Baka mahirapan na kami sa hearing. Ha? Pero ayun, nakita ninyo, this is a honest to goodness operation. Ha? Salamat po sa inyo. Salamat po. Thank you very much. Thank you. Thank you, everyone.